Muling nagpaalala ang Coast Guard, delikado nang pumalaot ngayon na ang mga maliliit na bangka dahil sa malalaking alon. Maging ang ilang barko, pinagbawalan na ring maglayag. May ulat on the spot si JP Soriano. JP! Roots, ngayon bagaman maayos at maganda pa naman ang lagay ng panahon dito sa Maynila, pero dahil sa bagyong Butsoy ay epektibo na nga ang ginagawang pagbabawal ng Philippine Coast Guard para sa mga maliliit na bangka na maglayag. Aabot sa 21 cargo vessel route ang hindi pinayagang bumiyahe o maglayag ngayon ng Philippine Coast Guard Detachment ng Delpan. Base raw kasi sa pinakahuling monitoring ng Coast Guard sa kanilang detachment sa Palawan, masyado raw kasi malakas ang alon sa mga dagat sa bahagi ng Coron, Limangco at El Nido. Karamihan route sa mga cargo vessels dito ay papuntang Palawan at Bataan. Karamihan naman sa mga operator ng bangka at barkong nakausap natin, sinasabing susundin nila ang utos ng Coast Guard para iwas disgrasya, lalo pat isang barko ang lumubog sa may Palawan. Bumuo na rin ng Special Board of Marine Inquiry ang Marina, Ruth, kaugnay naman sa paglubog ng MV Jusel. Nais daw malaman ng Coast Guard at Marina kung nagkaroon ba ng negligence o kapabayaan ang kapitan dahil nawala raw ito sa kanyang sea lane, kaya napadpad sa mababang parte ng dagat at nabutas ang ilalim nito. Kahoy ang naturang vessel, kaya sinasabi ng Coast Guard na maring isa ito sa mga dahilan kung bakit mabilis lumubog ang barko. Pero dahil ngayon maganda ang panahon ngayon route dito sa Maynila, ngayong umaga, ilang maliliit na bangkang pangisda ang nakita nating naglalayag sa Manila Bay ngayong umaga. Pero muling paalala ng Coast Guard, delikadong maglayag ngayon para sa mga maliliit na bangka dahil masyadong maalon. Effective pa rin daw ang warning ng PCG para sa lahat ng bangka nationwide ngayon. Sa ngayon, dahil wala pang storm signal, ay papayagan pang bumiyahe ang mga malalaking barko gaya ng mga passenger vessels. Pagka signal number 1, wala nang vessel na pwedeng maglayag. Kung merong signal number 1 sa kanyang port of origin along the route, navigational route ng vessel at doon sa destination na port. Isang barko na bakal na bumabiyahe simula Manila hanggang Palawan, suspindin din po ang biyahe. At sinuspindi na rin po namin ang lahat ng seaman's book ng mga marino o tripulante na involved dito sa paglubog ng barko. Standby muna talaga sila dahil malaki pa talaga ang alon. Standby. Standby sa status. Oh. Pag sinabing standby, sir, does it mean na ano yun? Hindi muna. Relax muna. Makiramdam muna tayo doon sa monitor muna namin yung Palawan. So, ang mangyayari, madidelay yung ano namin, schedule. So, naka-monitor naman kami sa Bagyo at sa ano ng Coast Guard. At Ruth, mukhang sa sentro nga sa capability o kakayanan ang kapitan ng MV Jusel ang gagawing Special Board of Marine Inquiry sa nangyaring paglubog ng MV Jusel. At sinasabi ngayon ng Coast Guard at Marina, bukod sa ginagawa nilang usual na pag-check ng kung safe ba ang isang barko o vessel, ay titignan nila ang capability, ang kakayanan ng kapitan ng barko bago ito paalisin. At ngayon daw ay patuloy pa rin ang ginagawang programa ng Marina at ng DOTC para sa pag-aabol na mga tinatawag na vessel at barko na yari sa kahoy at gawin itong bakal. Ruth? Maraming salamat, JP Soriano.